So 10 seconds tayo ngayon. Okay. So tingnan natin yung kalalabasan. Tadaan! Ayan. So ito na. Ayan. So yan na yung ating design, no? Vinyl and dark transfer paper. Yan, medyo masilaw dito sa aking pwesto ngayon. Hello guys, welcome back sa ating channel. Ngayong umaga ay katatapos lang natin mag-deliver ng mga isda. Pero syempre, kailangan pa rin nating mag-vlog, no, para meron tayong may upload na panibagong mga tutorials. At yun nga, ang gagawin ko ngayong araw ay may t-shirt tayong ipiprint, no, pagawa ng mga taga DSWD. At ang ano dito, dalawang materials yung gagamitin natin. Merong dark transfer paper at vinyl. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon paano ba mag-print ng combo ng dark transfer paper and vinyl, no? Kaya 'yun, i-demo ko sa inyo step by step mula dun sa pag piprint ng design, sa pagkakat ng vinyl, at sa pagtatatak na sa damit. O kaya tapusin niyo yung video na to para kung hindi mo pa to alam ay matutunan mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay papakilala muna ko sa iyo. Ako si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician and entrepreneur. Currently ang business ko nga ay itong digital printing at syempre yung computer repair. Kaya kung gusto mong matutunan yung mga ganong skills at mas matuto ka pa kung alam mo na rin yung ganito, ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Hit mo rin yung notification bell, yung all, para notified ka every time na meron akong mga uploads. Kasi 2 to 3 times ako mag-upload a week. Kaya siguradong marami kayong matututunan sa channel natin na ito. Okay, simulan na natin yung pagre-record ng screen, no, doon sa pag-piprint ng design and pag-kakat ng vinyl natin. Okay? Tara, doon tayo sa screen. Okay. So, dito, kung makikita nyo guys, no, binuksan ko na yung ating Silhouette Studio kanina para makatipid tayo sa time. At dito, makikita nyo yung mga logos. No, kasi ganito yung kalalabasan ng design. Ito yung na-approve nila na design natin. Maroon yung t-shirt at ito yung magiging tatak sa harap, ito naman sa likod. So para makuha natin yung logo, syempre dark transfer paper gagamitin natin. And since na text lang naman ito, ginawa kong vinyl na lang, no, yung text para mas matibay. Okay? At ang dahilan kung bakit dito ako naglagay ng mga logo sa pag-print ay para ma-achieve ko yung kung ano yung itsura dito sa design. Yung size nito, matansya ko siya ng maayos. Mamaya papakita ko. So yung pag-print dito guys, same lang din. Yan, so ito naka-A4 tayo dito. No? At ito ang yung may black na yan, yan yung printable part. No? At ang pag-print dito kagaya din sa normal na pag-print natin. Yung normal process. Okay? So ito, piliin mo na yung printer mo. And then, sa preferences, yung size din ng papel. And then, quality, high quality. And then, okay. Ayan. And then, saka ipiprint mo na. Pero hindi ko na ipapakita yan kasi nagawa ko na yun kanina. No, nagawa ko na rin yan at nagupit na nga ng kapatid ko yung mga designs. Kaya, para ang purpose nito ay para ma-share ko lang sa inyo, no, yung aking pamamaraan sa pag-print ng combo dark transfer paper and vinyl. Okay, so ganito yung kalalabasan kasi niya. Kaya yun nga sabi ko, ang purpose niyan, bakit nilagay ko dito tong mga to at dito ako nag-print ng logo,
eh, para yung size, yan, i-rotate natin. Para yung size ng ating logo ay mag-match dito sa text. Yan. So ito naman yung text. Ayan. Yan yung ating text. Yan. Pero mamaya, pag i-cut ko na yan, ito na lang yung iiwan natin. Ito na lang yung ating iiwan. At pwede pa natin i-duplicate ito para mapuno niya yung 12x12. So, halimbawa, naka 12x12 tayo na binding. I-ano natin. Pwede pa natin ito i-duplicate. Duplicate natin. Ayan. Kung ilan yung kakasya. Tantya-tantya na lang, guys. No, kung ilan. Pero sa tingin ko, kasya din sa dito. Ayan lang. Isasagad natin ito dun sa dito. Ayan. So, pwede tayo makagawa ng apat. No? Highlight mo na lang ulit. Then, duplicate. Ayan. Okay. So, yan. So, dun sa ating 12x12 na vinyl, makakagawa na tayo ng apat. Tsaka apat din na logo. So, apat na t-shirts agad yun. Sang-salang, apat na t-shirt. At sa pagpiprint, pagkakat pala, no, syempre, ito kasi sa page setup, ito naman yung grid settings. At ito ginagamit ito dun sa registration mark. Yung pagkagag, ang ipiprint mo ay, gagawin mo ay print and cut. Para ma-read ng cutter natin, kailangan mo maglagay ng registration marks. Ayan. Pero dito, since na vinyl lang naman ko, pag send natin, yan, automatic yan, mapupunta ka dito. Yan. So ito na yung ikakat niya. So yan, may mga portion na may mga red. Yan. So yung mga gilid na yan, yan yung ikakat ng cameo natin. Kaya yan yung maiiwan. At lagi nyo pala tatandaan, pagka mga vinyl, at saka light transfer paper, naka-mirror yan. No, kaya imi-mirror nyo. Pero ang ano naman, cameo, ang maganda sa kanya, nagtatanong muna siya bago mo siya ituloy. Dito pala, ang pipiliin mo dito ay vinyl. Vinyl mat. Ayan, yun yung ginagamit ko eh. Ayan. At wala lang yung settings kasi nga, naka-off. Kaya i-on ko muna yung cameo natin. Sasaksak ko lang yung cameo. So, i-on ko lang ah. Tayo natin. Muna tayo sa design. Okay, send. Naka-ready siya. So ito guys, pagka mga vinyl, ang settings ko dyan is yung blade ko, naka-auto blade kasi tayo eh. Yung mga Cameo 4 ay auto blade yung gamit niyan. And yun nga, itong vinyl mat 1, ginawa ko tong 4, tsaka sinisave ko kasi to. Ginawa kong 4 kasi medyo pud-pud na yung aking blade. Hindi na niya masyadong makat pagka nakamanga 3 lang, no? Tsaka yung force niya, ginawa kong 25. Ayan. And yung speed 5, no? Pag mga vinyl 5 talaga yung ginagamit ko. Pag mga light transfer paper and dark transfer paper naman, ay 3 lang, no, kasi malambot yung ano nun, yung material. Napupunit pag sobrang bilis. Okay, and then isi-send mo lang. No, at dito sa Silhouette Studio pala, mahalaga itong test. No, para malaman mo na ako every time na magka-cut ako, nagte-test muna ako. No, para malaman ko kung okay ba yung ano, kasi minsan depende kung pud-pud na talaga yung blade mo, kailangan mong itaasan yung force. Kailangan mong i-adjust yung blade. So yun. Kaya mahalaga din na nagte-test talaga tayo every time na tayo ay magka-cut gamit yung ating cameo. Okay, sige, kakat na natin. Magpe-prepare lang ako ng vinyl and then ikakat natin to. Okay guys, sa pag-cut natin sa ating cameo, ay syempre kailangan natin itong mat. Meron tong parang sticky parts. Sticky na part. At ito nga, ang ginagawa ko matapos ko siya gamitin ay binabalik ko yung kanyang cover, no, para hindi mawala agad yung pagiging sticky niya.
At ito, meron akong, tabi muna natin to. Meron akong na-ready dito na vinyl. Ito. Ito naman, retaso lang, no? Pan-testing lang natin. Ang dinidikit dito sa pinakamat natin ay itong parang plastic part, yung kanyang pinakabacking. And make sure pala, no, dito sa ating design na yung object natin is naka-mirror. Yan. Mirror natin horizontally. Kasi nga, pabaliktad yung pagkakalagay ng ating vinyl sa mat. Okay, so yan, isi-send na natin siya. Since na ano na rin natin kanina, no, na-set na natin yung ating blade, auto blade sa 4. Yun namang force niya is 25 and yung kanyang speed ay 5. Nasabi ko nga kanina, depende kasi yan sa blade. Yung akin kasi medyo pudpud na, kaya ganun, 4 na yung pinaka ano nung blade. Naka number 4 na siya. Pero kung medyo bago yan, siguro 2 or 3 kaya niya yung mga ganitong vinyl. Pero 3 talaga, 3 pag vinyl ang alam ko. Pinaka ano. Pinaka ano na yon, minimum na yon. Sa experience ko lang yun, ah. Kasi nung bago pa lang yung cameo ko ay ganun. Nasa 3 lang yung settings ko dyan sa blade. Okay, so punta na tayo dun sa cameo natin. Tara. Okay guys, so dito na tayo sa ating cameo. At lagi nyong tatandaan na sa paglalagay nitong ating mat ay kailangan i-testing muna natin. Mag-testing muna tayo kung okay ba yung settings nyo na. No, kung makakat na ba ng maayos ni cameo yung ating vinyl. Kaya ito, sasalang na natin siya. Sa pagsalang, make sure na nakasagad dito sa ano. Make sure na nakasagad dito sa pinaka-line sa gilid, yung pinaka-marker niya. Ayan. Then, magte-test muna tayo. Magte-test muna tayo. Test. Okay, ayan. Sa testing, ito, mapapansin nyo tong parang, ano na to, square and triangle. So, ako, ginagamitan ko nito para makita ko kung okay na ba. Ayan. So, pag gano'n, natanggal ko ng maayos, meaning to say, ay okay yung aking settings. Tsaka yun naman talaga yung nagamit kong settings sa vinyl. Kung may mga tanong kayo sa ibang settings pa, pwede kayo mag-comment sa baba. No, para masagot ko yung mga tanong niya. Yan. Ilagay na natin yung ating vinyl and then send na natin yung ating design. Okay, ayan. So, tapos na yung cameo natin. Pag tapos na siya, pindutin na lang natin yung out. Ayan, para matanggal natin yung ating mat. Ayan, i-off ko muna to. Okay. So, ito na guys, no, yung ano natin, yung kinat natin. Ayan, tanggalin na natin yung ating vinyl sa ating mat. Ayan. So, hindi nyo lang masyadong mapansin eh, pero meron na mga bakat-bakat. So, sa pagtanggal ng backing pala, no, meron akong tutorial nito nung nakaraan. Pero light dark transfer paper yung ginamit ko doon. Pero yun, applicable din dito sa mga ganito. Sa mga vinyl, tsaka sticker. No, kasi nung una nga, hirap na hirap din ako sa pagtatanggal ng backing nito. Okay, pero napakasimple lang pala. Okay? Bale, ginagawa dito, ginagawa is
gugupit ka lang ng isang maliit sa isang part. Yan, gupit ka ng maliit. And then, iyan mo. Ayan. Kitasin mo ng pagganon. Yung pabalik, paano sila. Tawag doon, reverse. Magkabaliktad yung dalawang part. And then, yan. Tanggal na natin kaagad. Yan. Pagka pinitas mo yan. Yan. Yung mga naiiwan lang na part. Tanggalin na natin. Ano naman yan? Kahit biglain mo yan eh. Ano. So, diba? So, dito naman sa mga loob na yan, ang ginagamit ko dyan is ito. Kagaya ng pinakita ko kanina. Kaya meron ako nito. Kumatulis na to. So, itanggal ko yan ng mga gitna. Mga nasa gitna. Yan. Ganun. Okay, bibilisan ko na guys. Medyo na, ano yung bagal. So ito na, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. O, diba? So ito. Yan, pag ganito yung labas nito mamaya. Yan. O, diba? Ayan. So yun, papakita ko sa inyo mamaya kung paano yung paglalagay nito. Okay? Okay guys, mag-print na tayo dito sa ating t-shirt. O, yung gamit yung nilayout natin kanina na vinyl or vinyl and yung logo na print natin sa dark transfer paper. Pero before that, kailangan muna natin na i-hit, pre-hit itong ating damit ng 5 seconds para ma-plancha at maging maayos yung kapit ng ating design. Okay? So, ako, ang style ko, pag ganitong ano, dahil parang sa akin, medyo matagal maluto itong vinyl, siya yung inuuna kong ilagay. Yan. So, tatansya na lang natin. Apat na daliri. Sa pagtansya, guys, kayo na bahala dyan. No, kayo nakakaalam. No, nasa, ano na lang yan. Nasa mata nyo na lang yan. Kung paano nyo siya papantayin. Pagka napantay na, tingin nyo okay na, ipipress natin ang 5 seconds itong vinyl. 5 seconds lang ako para lang kumapit siya. Ayan. Pagka naka 5 seconds, ayan, i-ano ko na, tatanggalin ko to. Pero antayin muna natin. Palamigin lang natin konti. Pagka natanggal na to, saka natin lalagay yung ating logo at ipipress natin ito ng 10 seconds ulit. Okay. Tingnan natin kung pwede natanggalin. Medyo makapit pa. Makapit pa yung ating vinyl. Magdahanin natin. Yan. Pwede na natin matanggal. Ngayon, pag natanggal nyo na to, lalagay na natin yung ating logo. Lalagay na natin yung logo. Okay. Pag natansya na, na nasa gitna na siya, i-ano na natin, i-hit press na natin ng 10 seconds kasama ng ating vinyl. Okay. Pero lalagyan pa rin natin itong teflon cloth.
10 seconds tayo ngayon. Okay. So, tingnan natin yung kalalabasan. Tadam! So, ito na. Yan. So, yan na yung ating design ng vinyl and dark transfer paper. Yan, medyo masilaw dito sa aking testo ngayon. Okay, so ganun lang guys yung pag-print natin ng vinyl and dark transfer paper, no? Combo sila. So, madalas ginagawa yan sa mga ganun, yung may mga logo and text. No, na hindi... Kapag may mga logo and text na combination yung pinapagawa sa atin ng ating mga customer. At ganun yung ginagawa ko kasi nga mas unang naluluto yung dark transfer paper kapag isasabay mo sila. So, yun lang guys, at sana may natutunan ka kung bago ka pa lang sa ating channel. Ay, ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. No, kaya sigurado akong marami kang matututunan sa aking mga vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay click mo na yung ating subscribe button. Pati yung notification bell, yung all, para updated kang lagi sa aking mga videos. Yun lang at muli, maraming salamat at ingat tayong lahat.